The Midnight Studio. Ito ay isang South Korean television series na nakatakdang ipalabas ngayong March 2024. The Midnight Studio ay isang fantasy romance drama na nakakakilig ngunit misteryosong kwento tungkol sa isang matinik na photographer na nagpapatakbo ng isang photo studio na para lamang sa mga namatay at isang madamdaming abogado. Sila ay tumatawid sa buhay at kamatayan kasama ang kanilang mga bisita sa gabi. Si actor Joo Won ay gumanap bilang si Yuki Jo. Siya ay isang photographer at nagpapatakbo ng isang maliit na photo studio. Siya ang ikapitong may-ari ng photo studio at ang shop ay para lamang sa mga multo. Siya ay isang professional na photographer na dalubhasa sa mga multo na customer sa Midnight Studio na bukas lang sa gabi. Sa 20 taong karanasan, mahusay niyang pinangangasiwaan ang mga bisitang multo. Ang espesyal na kamera ay maaaring kumuha ng mga larawan ng mga multo ay maaari lamang i-operate ng may-ari nito na si Yuki Jo. Kaya kung wala siya, hindi makakaakyat sa langit ang kanyang mga kliyente. Si Actress Kwon Nara naman ay gumanap bilang Han Bom. Siya ay isang abogado na masigasig sa kanyang trabaho at hindi pinahihintulutan ang kawalan ng katarungan. Kahit papaano napunta siya sa isang partnership na photo studio ni Kijo, si Han Bom ang tanging buhay na tao maliban sa may-ari na si Kijo na pumasok sa misteryosong photo studio na nakikita lamang ng mga patay. Dahil sa isang insidente na kuha ni Han Bom ang kakayahang makakita ng mga multo, siya ang namamahala sa pagbibigay ng legal na payo ng mga multong customer na bumibisita sa photo studio. Taglay ni Han Bom ang tinatawag na ghost free zone na kakayahan dahil hindi gumagana sa kanya ang mga kapangyarihan ng mga multo. Dahil dito kahit anong pilit ng mga multo na pahirapan siya, hindi tumatalab ang kanilang mga kapangyarihan sa harap ni Han Bom. Habang si actor Yoo In-soo ay gumanap naman bilang assistant manager Go, siya ang namamahala sa pagdadala ng mga multo bilang mga customer sa photo studio. Siya ay namatay dahil sa sobrang trabaho. Sa sobrang pagka-agrabyado ng kanyang buhay bago mamatay, gumawa siya ng bucket list ng 162 item at ipagpaliban ang kanyang pag-akyat sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng uri ng maliliit na trabaho sa Midnight Studio. Si Assistant Manager Go ay may espesyal na kakayahan kung saan maaari siyang makapasok sa katawan ng tao sa loob ng 10 minuto. Magiging kapaki-pakinabang umano ang kanyang kakayahan sa pagbigay ng huling kahilingan ng kanilang mga kliyente. Samantala, si Actor Oh Moon-suk ay gumanap bilang Bik Nam-go. Siya ay isang dating homicide detective na namamahala sa iba't ibang gawain sa photo studio. Si Nam-go ay may telekinetic na kapangyarihan kung saan maaari niyang ilipat ang mga bagay sa paligid nang hindi niya hinahawakan ang mga ito. Sa kanyang background bilang isang detective na natalo ang mga gangster sa kanyang nakaraang buhay, pati na rin ang kanyang matigas at ligaw na hitsura, si Nam-go ang namamahala sa pakikitungo sa mga kasuklam-suklam na customer.